Hello everyone, this is your instructor in Business Tax, and in this particular video, we will be discussing the second part of VAT on importation. Last time, natapos natin yung exempt goods. Now, let's proceed to the import by VAT exempt persons. Kapag sinabing VAT exempt persons, these are persons na kapag sila ang nagpapasok ng goods, exempt. Kung iba ang magpapasok, taxable. Kung sila lang, exempt. Pero sabi ko nga, in our previous lecture, kapag nag-import sila, exempt. Pero kung ibenta nila, considered as importer yung bumili. At yung bumili sa kanila, basta hindi VAT-exempt person din, matatax yung bumili sa kanila as importer. Siya ang magbabayad ng VAT on importation. So, ito yung mga VAT-exempt persons. Unang-una, international shipping or air transport operators. So, bakit VAT-exempt yung mga entities na to? The reason is this. When they import fuel, goods, and supplies here in the Philippines, ang gagawin kasi nila sa mga yan, ilalagay nila sa eroplano o barko nila. And those fuel, goods, and supplies will be used outside the Philippines. Those importation of fuel, goods, and supplies are not meant for domestic consumption. That's why when they import here in the Philippines, and we know for a fact that they are not operating inside the Philippines, but rather they are operating outside the Philippines, those importations of fuel, goods, and supplies are not domestic consumption. Kasi gagamitin lang sa labas, kaya in-exempt. Kaya exempt yung international shipping or air transport operators. Ano tong mga to, sir? Ito yung RFC or Resident Foreign Corporation na international carrier. Sila yung barko o eroplano ng foreign corporations na nandito sa Pilipinas. Take note, hindi ito yung Philippine Airlines. Iba yon. Foreign air carriers or sea carrier sila. So kapag nag-import sila, kunwari si Malaysian Airlines, nag-import ng fuel sa Philippines, exempt yan. Kasi international ang operation niya. Pero kung binentahan niya si Cebu Pacific ng oil niya, si Cebu Pacific ang considered na importer ng oil na yon. At si Cebu Pacific will pay VAT on importation on that. Next, cooperatives. Yung agricultural cooperatives, please put on record. Well, merong special exemption yung mga ibang cooperatives on matter of importation. Pero ang focus lang natin, kasi ito yung nandun sa NIRC, yon ang ating aaralin. Kasi hindi naman covered ng board exam yung mga special laws unless otherwise specifically indicated. Like those that are situated under the preferential tax. So, yung mga cooperatives, agricultural co-ops. Ang agricultural co-op is exempt from importation of farm inputs, machineries, and equipment, including spare parts. So, sabi dyan, farm inputs. Ibig sabihin, any farm inputs, hindi lang yung mga fertilizer. Kung agricultural cooperative ang nag-import, hindi lang fertilizer yung exempt sa kanya. Hindi lang seeds, hindi lang seedlings, for example. Pati yung mga herbicide, kasi inputs din yon. Pati yung mga pesticide, kasi inputs ang mga yon. Pati yung mga medicine ng baboy. Well, animal medicines are vatable. Pero kapag agricultural cooperatives yung nag-import ng ganyan, magiging exempt na. Pati yung mga equipment ng farm, yung tractor, yung mga harvester,
Di ba yung mga nag-aani ng palay na hindi na tao ngayon? Yun yung sinasabing harvester. Yung mga ganong equipment, magiging exempt sila kapag agricultural cooperative ang nag-import. But take note, mayroong two conditions for exemption. First, the cooperative must be an agricultural cooperative duly registered and in good standing with the CDA. And second, the importation involves direct farm inputs, machineries, equipment, and their spare parts to be used directly or exclusively and exclusively in the production or processing of their produce. Yung inputs, machineries, equipment, and spare parts na inimport nila ay ginagamit sa pag-process ng kanilang produce. So kung yung agricultural cooperative nag-import ng bus, vatable na yon kasi hindi ginagamit yung bus sa production or processing ng kanyang produce. Next, ano pa? PEZA locator. So please take note of this. Ang PEZA kasi, or Philippine Economic Zone Authority and other economic zones, by fiction of law, they are considered situated in a foreign country. Kumbaga, yung perimeter ng eco zones, guarded yan. Kaya nga may harang yan. Hindi ka basta-basta makakapasok sa eco zone. Kasi controlled siya. So bakit siya kinokontrol? Kasi nga, ang purpose ng mga yan ay export production. They produce goods or services for non-residents. So yung products nila, nabigyan ng incentive ng gobyerno kasi nga nakakatulong sila sa pagpo-provide ng local employment. Nakakatulong sila sa pagpapasok ng foreign currency sa bansa. Na-i-stabilize yung foreign currency reserve natin kasi kapag hindi, babagsak ang ating currency relative to foreign currencies. And the Philippine peso is not globally competitive when it comes to international trade. Hindi nila alam ang peso. So every time, we need to buy currency in order to buy from abroad. And that's the problem. Kaya yon, nakakatulong ang PEZA sa stabilization ng ating foreign currency reserve to protect our, yun nga, yung purchasing power ng peso, nakakapag-provide ng local employment. That's why Congress gave them incentive. At meron silang special incentive that is very advantageous, preferential compared to domestic enterprises. At isa sa mga incentive ng mga yan ay yung 5% gross income tax. Tinatax sila ng 5% on their gross income in lieu of all taxes, national or local. So, hindi sila nagbabayad ng kahit anong national taxes. Wala din silang binabayaran na kahit anong local tax. Except lang yung real property tax. So, ito ang tatandaan nyo. Kapag yung PEZA locator nag-import, hindi papasok ang VAT on importation kasi national tax. Hindi siya matatax. Kasi ang isa sa mga logic dyan, kapag PEZA locator ang nag-import, i-export lang din niya. That is meant for the production of foreign consumables. So, hindi yan domestic consumption. So, kapag PEZA locators ang nag-import, walang VAT on importation yan. Pero kapag non-PEZA, merong VAT on importation. Sir, paano kapag ang PEZA ang nag-import, binenta niya sa outside ng PEZA? Well, yung non-eco zone locator na bumili will be considered the importer at magbabayad ng VAT on importation. Next, let's now proceed to quasi-importation or quasi-importation.
Itong quasi-importation or quasi-importation, this is the physical bringing of goods here in the Philippines, but it does not constitute acquisition for tax purposes. So una, letter A, personal and household effects belonging to residents of the Philippines returning from abroad and non-resident citizens coming to resettle in the Philippines. So, pumunta ka sa abroad, may dala kang damit. Bumalik ka dito sa Pilipinas, dala-dala mo yung damit mo na yon. Is that taxable? No. Kasi, yung pagdala mo ng goods is not acquisition. Sa'yo na dati yan. Kaya kung mapapansin nyo, kapag galing ka sa abroad, dumating ka dito sa Pilipinas, tinitignan muna nila yung mga dala mo. Of course, kung hindi naman siya commercial quantity, kung sakto lang sa tao, hindi na nila yan itatax. Tinitignan nila yung commercial quantity niya. Kasi baka mamaya umalis ka, galing ka ng Hong Kong, pagdating mo dito sa Pilipinas, meron kang dalang maleta, punong-puno ng alahas. So, ang dami na yan. Commercial na yung quantity niyan. So, ibabat nila yan kasi sure na dinala mo yung mga yan para ibenta dito sa Pilipinas or pwede mong ibigay sa Tagaloob. At yung pagbigay na yan or pagbenta na yan ay consumption ng Tagaloob. So, umalis ka, bumalik ka dito sa Pilipinas, may dala kang cellphone, for example. Kung dalawang cellphone lang yung dala mo, hindi na nila yan i-question. Pero kung sampo yung cellphone, i-question yan kasi hindi yan pang personal. Hindi yan masasabing personal. Sigurado, meron kang binilhan dito sa Pilipinas. So baka sabihin mo, i-donate ko sa mga kapitbahay ko, hindi ko ibebenta. Matataks ka dyan kasi acquisition from abroad for Philippine consumption yan. Ibenta man or i-donate, matataks yan. Actually, kapag may donation of goods from abroad papunta dito sa Pilipinas, vatable yan. Basta yung goods ay hindi pasok sa exempt goods. Exception lang kung accredited non-profit yung organization na pupuntahan niya. So, maske may donation coming from abroad, papunta dito sa Pilipinas, vatable yan. Kasi acquisition yan or consumption yan ng taga rito sa Pilipinas. Exception lang kapag accredited non-profit yung recipient. Sir, paano kapag ganito? Yung asawa mo from abroad ay papunta ng Pilipinas. Dala-dala niya sapatos niya, dala-dala niya yung mga gamit niya. Matatax ba yon? Kasi hindi naman siya taga-Pilipinas dati. Ang sagot, exempt pa din. Kasi those goods were already purchased before abroad. Hindi binibili ng taga rito sa Pilipinas. Tagalabas siya. Dala niya yung mga personal na gamit niya. Pumupunta dito. Hindi yon purchase ng taga rito. Hindi yon domestic consumption. Yung mga damit niya at personal na kagamitan niya are past foreign consumption. Hindi pwedeng i-tax ng Philippines. Now, meron lang two conditions for exemption of these personal and household effects. First, the personal and household effects belong to Philippine residents or non-residents intending to resettle in the Philippines. And second, the goods are exempt from customs duties. Next, letter B, kasama din ang professional instruments and implements, wearing apparel, domestic animals, and personal household effects belonging to persons coming to settle in the Philippines for their own use and not for sale, barter, or exchange. Itong mga nabanggit, exempt ang mga yan kasi nga dating sa'yo yung mga yan. Let's say ikaw ay auditor, meron kang laptop
at calculator. Punta ka ng abroad at nag-audit ka. Bumalik ka dito sa Pilipinas, dala mo yung laptop at calculator mo. Hindi matatax yung mga yon kasi nga professional instruments at sa'yo na dati yung mga yon. Pati din yung taga-abroad. Kunwari, nag-asawa ka ng boksingero na taga-abroad. Dala-dala niya yung mga boxing gears niya at training equipment niya papunta dito sa Pilipinas. Professional instruments niya yung mga yon. Or nag-asawa ka ng engineer, may dala-dala siyang tripod papunta dito sa Pilipinas or kung anumang instruments yung ginagamit niya sa kanyang profession, professional instruments niya yung mga yon. Hindi matatax yon kasi kanya na yon dati. Past consumption yon, hindi siya current consumption. So it doesn't constitute current domestic consumption. Now, ito nga lang, consider legal sensitivities. The exemption is limited to personal and household effects and professional instruments only. So kunwari, yung asawa mo, may car siya sa US at dadalhin niya sa Pilipinas. Mababat yon. Sir, bakit ganon? Kanya naman na talaga dati yung car na yon. In concept, hindi dapat matatax yung car kasi past foreign consumption yon. Binili niya dati yung car niya. Pero sabi ko nga, legal sensitivities must be considered. Ang example lang ngayon sa ating batas ay personal and household effects at professional instruments. Ang sasakyan ay hindi kasama. Kaya kung magdadala siya ng sasakyan niya, matatax yan. Kasi nga, limited to personal and household effects at professional instruments. Now, ito nga lang, baka iba ang isipin mo. Basta pala personal effects, household effects, professional instruments, exempt na. Hindi ganun yung point ko. Exempt ang mga to kasi kanya na yun dati. Hindi current consumption, hindi current acquisition, or current consumption. Kaya exempt. Kasi baka mamaya isipin mo, sir, nag-import ako from abroad ng ukay-ukay. Yung mga second-hand na gamit. Second-hand na jacket, second-hand na sapatos, second-hand na underwear, second-hand na toothbrush. Matatax ba yon? Yes, matatax yon. Kasi nga, maski nga personal effects yung mga yon, hindi naman sa'yo dati yung mga yon. Binibili mo lang sila ngayon. So, mababat yon. Sir, bumili ako ng calculator from abroad. Mababat ba yon? Yes, kasi bumili ka ng calculator. Sir, di ba professional instrument yon? Yes. Pero yung in-import mo, hindi naman sa'yo yon dati. So current acquisition yan. You are acquiring, you are consuming. Sir, bumili ako ng books from abroad. Vatable ba? Although current consumption yon, kaso yung books ay exempt goods. So hindi siya vatable. Next, importation exempt by treaty. Of course, international committee nga, kung ang usapan natin with foreign government na exempt yung importation ng mga goods na ganyan, of course, i-exempt natin. Kasi merong treaty for such exempt importation. So again, ito yung tatandaan nyo kasi kapag may importation falling under these four categories, wala yung VAT on importation. Now, kapag nag-import tayo ng goods at hindi siya nag-qualify dyan sa exempt importation, automatic na VATable importation na yan at ang tax niya is 12% of landed cost. So ano ba yung landed cost? Ang landed cost, may composition yan. So kunwari, ito yung Philippines at ito yung abroad. Of course, by law,
hindi ka pwedeng magpasok ng goods sa Pilipinas basta-basta because of national interest. Kasi baka mamaya, nagdadala ka dito sa Pilipinas ng mga produkto na nagko-cause ng public emergency or nagko-cause ng degradation of morals, nag-i-incite ng sedition, nag-i-incite ng rebellion. So, sinasala yung mga yan for the protection of the interest of the Filipino people. Sinasala yan, hindi basta-basta pinapasok. So, baka mamaya kasi, shabu ang pinapasok mo or illegal drugs. Kaya lahat ng goods na pumapasok sa Pilipinas ay hinaharang. May border control tayo, so hindi mo pwedeng ipasok na lang yung goods basta-basta. Kailangang dadaan yan sa mga ports na designated kung saan mo dadalhin ang goods. Magki-clear yan doon sa tinatawag natin na BOC or Bureau of Customs. May mga port lang na pwedeng pagdalhan ng imported articles. Magki-clear muna sa customs bago i-allow na pumasok sa Pilipinas. Now, ito yung tatandaan natin sa landed cost. Una is may mga offshore costs. Lahat ng gastusin from abroad, papunta dito sa Pilipinas, of course, offshore costs ang tawag natin dyan. Yan yung tinatawag nila dati na dutiable value. So kunin mo lahat ng gastos mula abroad hanggang Pilipinas. Dutiable value ang tawag doon. Pagdating ng goods dito sa Pilipinas, of course, may babayaran ka. But ano bang composition ng dutiable value muna? Of course, yung cost of the goods, yung freight or international freight niya, yung insurance niya in transit, other charges and costs, gaya ng brokerage fee na binayaran mo abroad kasi pwedeng may broker na nag-process doon bago siya ilabas sa country doon. Mga taxes na binayaran mo doon. So lahat ng gastusin mula abroad hanggang bago dumating ang goods sa pantalan ng Pilipinas, seaport or airport, dutiable value ang tawag doon. They also call it actually as transaction value. Yang dutiable value ang basis ng computation ng customs duties. Yang dutiable value na yan ay basihan ng computation ng customs duties. Now, pagdating dito sa Bureau of Customs or BOC, may mga babayaran ka dyan. May processing fee ka dyan. Of course, yung broker mo na magpa-process doon sa paglabas ng goods, may brokerage fee ka pa dyan na babayaran. Meron ka pang documentary stamp tax dyan. Meron ka rin tinatawag na wharfage dues. Kung ship yan by sea, merong sisingilin yung port na wharfage dues for every tonnage of shipment. What else? Yung arastre. Yung arastre, yung cost ng pag-disembark ng cargo mo doon sa ship. Di ba merong mga malalaki na parang train doon, may charge yon. Arastre charge ang tawag doon. So may mga babayaran ka inside the Bureau of Customs. Yung customs duties, kung excisable nga yung in-import mo, for example, car, may excise tax pa na babayaran. Tapos may babayaran ka pang other inland costs, gaya na bank charge, brokerage fee, arastre charge, wharfage dues, customs documentary stamp tax, at import processing fee. So, pagsamahin nyo lang itong dutiable value, customs duties, excise tax, at other inland costs, yun na yung sinasabing landed cost. So, to summarize, the landed cost is composed of dutiable value, customs duties, excise tax, and other inland costs.
So simply stated, landed costs encompass all costs of importation incurred prior to the withdrawal of the goods from the warehouse of the Bureau of Customs, except unofficial or illegal payments made. So lahat ng gastos mula abroad bago lumabas ang goods sa warehouse ng Bureau of Customs constitute landed cost. Pero kapag meron kang binayaran, kunwari sa mga bubuwit na mabilis tumakbo, yung mga tinatawag dati na fixers, kapag may binayaran ka sa mga fixers, for example, of course, hindi yon official. Hindi yon alam ng Bureau of Customs. Hindi yon kasama. Yung binabayaran natin sa mga fixer, ang tawag natin dyan ay facilitation fee. Hindi yon kasama sa landed cost. Hindi yon alam ng Bureau of Customs. Kung minsan, nilalagay din sa problem yung transport cost or freight of the goods from customs warehouse to taxpayers warehouse. Well, lumabas na yung goods kapag ganon. Wala nang alam yung Bureau of Customs doon sa cost na yon. Of course, hindi kasama yan sa landed cost. Yung Bureau of Customs kasi ang magkocompute ng VAT on importation at doon mo babayaran mismo sa Bureau of Customs yan. Sir, hindi ba sa BIR? Hindi. Sa Bureau of Customs mo babayaran. Yung Bureau of Customs ay ahente or agent ng BIR for the collection of the VAT on importation. So, hindi kasama ang facilitation fee na madalas makita sa mga multiple choice problems. Hindi rin kasama yung transport costs mula warehouse ng customs papunta sa warehouse na taxpayer. So, that's the concept of landed cost. Now, another concept, paano naman kapag import of services? Paano naman kapag service yung in-import mo? Yung import of service or the purchase of service from non-resident service providers is subject to 12% final withholding VAT. Ang rule nito, yung service provider doing business outside, wala siyang branch sa Pilipinas. Hindi siya engaged in business in the Philippines. Doing business outside the country, non-resident siya. Pangalawa, yung service is rendered here. Dito ginawa yung service. Dito ginawa sa Pilipinas. At pangatlo, natatandaan mo, yung purchaser of service must be a business. Business dapat yung bumili ng service ng non-resident at dito sa Pilipinas ginawa yung service. Why? Kasi final withholding VAT. Ang mga required lang mag-withhold ay business. Kunwari ako, hindi ako negosyante. Tumawag ako ng foreign engineer, dumating sila dito sa Pilipinas, nag-install sila ng solar panel para sa akin. Magwi-withhold ba ako? Hindi. Hindi ako negosyante, so hindi ako magwi-withhold ng final withholding VAT. Ulit, non-resident yung service provider, engage siya in business doon. Wala siyang business sa Pilipinas, dito ginawa yung service sa Pilipinas. Negosyante yung customer dito. Kasi only businesses are governed by the withholding VAT. But do not forget, ito ay exempt, hindi ito applicable, exempt VAT-exempt persons. Hindi sila magbabayad ng 12% final withholding VAT. Kunwari, PEZA locator ka, may makina ka na kailangang iprogram in the production of whatever goods. So may foreign engineer na pumunta, inayos nila at binayaran mo sila, hindi covered yon kasi VAT-exempt person yung PEZA locator.
International carrier ka din, for example. May problema yung eroplano mo, kumuha ka ng foreign engineer to fix yung eroplano. Still, hindi applicable ang 12% final withholding VAT kasi nga yan ay VAT-exempt person. Now, saan ibibase yung 12% final withholding VAT? What is the basis? Simply, on the contract price. Doon lang sa contract price, imumultiply yung 12%. Gross siya. Kunwari, ang service fee, 1 million pesos. Let's just say corporation yan. Sa income tax rule natin, kapag non-resident foreign corporation ang mag-provide ng services sa Philippines, subject to 30% final withholding tax dati. Ngayon, with the CREATE law, 25% na ang tax ng NRFC or non-resident foreign corporation. So may income tax to na 25%. Bale, 750,000 pesos yung ibibigay mo sa non-resident service provider na yan. Now, saan ko ibibase ang 12% na final withholding VAT? Sa 750,000 pesos ba or sa 1 million pesos? Of course, doon sa service fee na 1 million pesos, hindi yung neto ng income tax. Doon sa gross contract price lang. So, 120,000 pesos ang final withholding VAT. Itong 120,000 pesos, ibibigay mo sa BIR. Magpa-file ka ng withholding tax return at ibibigay mo sa BIR, hindi sa BOC or Bureau of Customs. So that concludes our discussion in VAT on Importation Part 2.